Magandang araw sa inyong lahat mga bata. Kamusta naman kayo dyan? Sana'y okay lang kayo. Sa araw na ito, ang pag-aaralan naman natin ay tungkol sa pagbibigay ng ideya o paksa sa isang teksto o kwentong napakinggan. Paano nga ba tayo makapagbibigay ng ideya o paksa sa isang teksto o kwentong napakinggan? Siyempre mga bata, kailangan nyong makinig ng maigi. At siyempre, kailangan nyo ring unawain ang teksto o kwentong napakinggan. Ngunit ano nga ba ang teksto? Tinatawag na teksto ang mga pangunahing salita sa anumang babasahin na nagtataglay ng iba't ibang impormasyon. Ang pangunahing ideya ay matatagpuan sa pamagat, unahan at huling bahagi ng teksto. So ngayon mga bata, handa na ba kayong makinig sa teksto o kwentong aking babasahin? Simulan na natin ito! Nakapunta ka na ba sa palengke? Maraming tao roon. Makikita roon ang halos lahat ng ibig mong bilhin. Ang mga bagay na paninda ay sama-sama alinsunod sa mga uri nito. May tiyak na lugar para sa isda, karne, bungang kahoy, gulay, pagkaing nakalata at mga tela. Subukin mong pumunta sa pamilihang sentral at maunawaan mo ang ibig kong sabihin. Ano ang maaaring maging pamagat ng tekstong inyong napakinggan? Tungkol saan ba ang tekstong inyong napakinggan? Pwede nating sabihin, ito ay tungkol sa mga makikita sa pamilihang sentral. Pwede rin nating sabihin, mga tinda sa palengke, sapagkat tumutukoy ito sa mga bagay na paninda na makikita sa pamilihang sentral o sa palengke. Sa dagat nakatira si Dilis, kalaro niya ang mga maliliit na isda. Sila ay masaya. Nasa dagat din si Pating. Malaki at mabangis ito. Takot si Dilis at mga kalaro niyang isda kay Pating. Minsan, hindi kaagad nakita ni Dilis si Pating. Gutom na gutom si Pating. Mabilis si Dilis. Nagtago siya sa ilalim ng mga korales. Hindi siya nakain ni Pating. Matalino talaga si Dilis. Dapat maging matalino para matulungan ang sarili. Ngayon naman, ayaalamin natin ang pangunahing ideya o paksa ng tekstong napakinggan. Tungkol saan ba ang tekstong napakinggan? Tungkol kay Dilis at kay Pating. Pwede nating sabihin sa ating pamagat na si Dilis at si Pating. Pwede rin ang matalinong si Dilis. Ngayon naman ay sasagutin natin ang mga tanong mula sa tekstong napakinggan. Una, saan nakatira si Dilis? A. Sa dagat. B. Sa sapa. C. Sa ilog. Saan nga ba nakatira si Dilis? Siya ay nakatira sa dagat. Pangalawa, ano ang sama-samang ginagawa ni na Dilis at mga maliliit na isda? A. Namamasyal. B. Nagtatago. C. Naglalaro. Ang tamang sagot ay C. Naglalaro. Pangatlo, bakit takot si Dilis kay Pating? A. Baka awayin siya ni Pating. B. Maari siyang kainin ni Pating. At C. Baka agawan siya ni Pating ng pagkain. Bakit nga kaya takot si Dilis kay Pating? Ang tamang sagot ay letter B. Maari siyang kainin ni Pating. Pang-apat, paano ipinakita ni Dilis ang pagiging matalino? A. Mabilis siyang nakatago sa mga korales. B. Tinulungan niya ang mga maliliit na isda. At C, hindi siya nakipaglaro kay Pating. Paano nga kaya pinakita ni Dilis ang pagiging matalino? Ang tamang sagot natin ay letter A.
Mabilis siyang nakatago sa mga corales. Si Cookie ay isang batang ulila. Bata pa lamang siya ay namatay na ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Kaya nga't siya ay kinukup ng kanyang tiyahin na walang anak. Tinuring siyang parang tunay na anak. Pinag-aral siya. Ibinili ng lahat niyang pangangailangan at higit sa lahat binigyan ng isang pamilya na kanyang matatawag. Tunay na mapalad si Cookie. Ngayon naman ay aalamin natin ang pangunahing ideya o paksa sa tekstong ating napakinggan. Tungkol saan nga ba ang tekstong ating napakinggan? Pwede nating sabihin na ang magiging paksa ng ating tekstong napakinggan ay mapalad si Cookie. Pwede ring ang batang ulila. At pwede ring maagang na ulila si Cookie. Tinatawag na teksto ang mga pangunahing salita sa anumang babasahin na nagtataglay ng iba't ibang impormasyon. Ang teksto ay may ipinahahayag na ideya. Nakakatulong ang pagbibigay ng pangunahing ideya upang maintindihan ang nilalaman ng narinig o binasa. Ang pangunahing ideya ay matatagpuan sa pamagat, unahan, gitna, at huling bahagi ng teksto. Upang higit ninyong maunawaan ang ating paksa sa araw na ito, ay magbibigay ako ng isa pang halimbawa. Umuwi agad si Dante pagkatapos ng klase. Hindi siya naglalaro tulad ng kanyang mga kaibigan. Tumutulong siya sa kanyang nanay sa bahay. Sa sandaling makarating na siya sa bahay, ay agad siyang nagpapalit ng damit pambahay at nagdidilig ng halaman, nagpapakain ng baboy at umiigib ng tubig. Ginagawa niya lahat ng ito dahil wala na siyang ama. Ano ang maaaring maging pamagat ng tekstong napakinggan? Tungkol saan ba ang tekstong napakinggan? Pwede nating sabihin na ang tekstong napakinggan ay tungkol kay Danteng Matulungin. Pwede nating sabihin na ang magiging paksa natin ay si Danteng Matulungin. Pwede rin nating sabihin ang matulunging si Dante. Ngayon naman ay sagutin natin ang mga tanong mula sa tekstong napakinggan. Ano ang ginagawa ni Dante pagkatapos ng klase? Ano nga bang ginagawa niya? Umuwi agad si Dante. Ano ang unang ginagawa ni Dante pagkarating sa bahay? Nagpapalit ng damit pambahay, nagdidilig ng halaman, nagpapakain ng baboy at umiigib ng tubig. Kaya mo rin bang gawin ang ginagawa ni Dante? Kung oo, magaling. Dapat na tumutulong tayo sa mga gawaing bahay. Sana ay may natutunan kayo sa araw na ito. Hanggang sa muli! Paalam!